This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Klaseng bata to. Anong oras na? Late ka na naman? Gumising ka na dyan! Jay! Jay, sing ka na ba, anak? Tama-tama. Umuwi ka nga mula dyan kay Ate Feli nang maalmusal natin. Siguro, tuyo na lang. Para bago ka pumasok, eh, makakain ka, oh. Ba, gigising mo ako maga, tapos uutusan mo din ako. Malilit ako lalo. Hindi ka maliliit. Diyan lang yung tindahan. Bumili ka muna. Sige na! Ano nga! Pasok na ako, tay. Bangon ko. Oh, nak. Mamadali ka. Kumain ka muna. Aliga. Baka magutom ka sa eskwelahan. Paghahain kita. Na, talaga ba nagmamadali ka? Oo, oh, nagmamadali ako. Bangon ko na. Eh, sa susunod pa sweldo ni tatay mo, pwede na siguro itong magamit mo, pamasahe sa papunta sa school mo. Ben, kulang yan. May project ako. Project? Paano ba yan, nak? Eh, dalawang araw pa bago sumweldo si tatay mo. Baka pwedeng pakiusapan muna natin yung teacher mo para humabol ka na lang. Ya, kasi hirap, papaaral ko. Hindi niyo naman pala kaya. Magandang hapon. Pasensya ka na sa istorbo ko. Eh, magbabaka sakali sana ako sa iyong makahiram muli, maski 300 eh. Yung inaanak mo kasi may project na naman sa school. Eh, sa susunod na araw pa yung sweldo ko. Eh, kahiram mo lang nakaraan ah. Kaya nga, pasensya ka na, Mari. Huwag kang magalala. Dalawang araw mula ngayon sa sweldo ko. Pangako talaga. Ibabalik ko rin sa iyo. Wasya, sige. Basta babayaran mo ko ha. Alam mo naman gipit kami.
Oo, Mari, umasa ka sa akin. Saglit lang. Oh, eto. Uy, Mari, salamat. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na araw, babalik ako. Babayaran kita. Basta babayaran mo ako, ha? Alam mo naman, pangako, hindi ko Mari. Maipitiis yan si Jay. Salamat, Mari, ha? Masya, sige. Jay, hindi na tayo pumasok next class. Anong class ba ano? Pilipino lang naman yun. Gimmick na lang tayo. Ano? Anong idea yan ha? Saan naman tayo pulta? Tol, nating gawin. Alam mo na kung saan. At saka bumawag. Ngayon, parang lulugulugo ka pa. Kasing ka ba? Alam mo ba? Anong pakialam? Tinatanong kita kung saan ka nang galing. Ito na lang. Umasok ka ba sa eskwelahan mo kung saan ka nagpunta? Wala kang pakialam. May pakialam ako. Kung ang hayop nga pang nawawala hinahanap, ganyan ba nag-aaral? Alam mo, hindi naman ako magkakaganito eh. Kung di namatay si nanay nang dahil sa'yo. Hoy, bastos ka. Alam mo, baka hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Ha? Alam mo, dapat ikaw na lang namatay. Hindi nila si nanay. Parang di ako ganito eh. Jay! Kinakausap pa kita! Jay! Pixels in the same order on a photo-free paper or in... Okay, class, paki-open na lang po yung mga computer and let's continue our last activity last meeting. Mr. Jay, excuse me, can I talk to you? Sige, mabuo ka muna. Kasi ano mo, Jay, ang reason kung ba't kita pinalapit dito. Tagal ka na estudyante dito, di ba? Ilang taon, ilang sem ka na nandito. Tapos yung habit mo hanggang ngayon, ganun pa rin, wala nagbabago. Alam mo na may schedule ng klase mo, di ba? Tapos darating ka 1 hour late. Nagdi-discuss ako kanina. Tapos habang nagsasalita ako, bigla kang papasok. Nakakasira ka ng momentum eh. Ngayon, Jay, ganito na lang eh. Isang tanong, isang sagot. Ikaw, kung wala kang concern sa sarili mo, ako kahit konti meron. Alam ko kung ano yung pakiramdam ng isang magulang na nagpapaaral. Alam ko kung ano yung hirap ng magulang mo. Tapos lahat sinasayang mo lang ng ganito. May plano ka pa bang pumasa? Sir, ano ba naman klaseng tanong yan? Kaya ako pumasok kahit late ako eh. Siyempre, gusto ko pumasa. Tsaka sayang yung binabayad ko dito kung di nyo ako papasa, no? Jay, sandali. Jay!
Gusto ko makausap ang magulang mo, ha? Dali mo siya rito sa school. Sa magkakala ka rin, makakarating. Magandang hapon po. Ay, good afternoon po. Kayo po ba si Ginoong Manawis po? Opo, kayo po siguro si ako Mr. Po, si Mr. Ocampo. Ako po ang tatay ni Jay Ocampo. Sige po, maupo po muna kayo. Ay. Actually, in-expect ko nga po yung pagdating niyo po ngayong hapon. Maupo po kayo. Salamat po. Actually, sir, ang dahilan po kung bakit pinapunta ko po kayo ngayon dito sa eskwelahan, sa kabila po ng, alam ko naman po, naabala rin kayo sa inyo, is dahil po rito sa isang insidente po na nangyari po sa klase namin ni Jay kanina pong umaga. Kasi po kaninang umaga, late na pong dumating ang anak nyo. Actually, isang oras na po ang nakalipas nung dumating po siya sa klase. At bukod po doon, meron din po siyang ipinakita na hindi po maganda. Na siguro naman po, nung panahon nyo, alam nyo naman po na hindi po tama na sagutin ng isang estudyante ang kanyang guro, lalong-lalo na po kung ang guro po ay nakakatanda sa kanya. Ito pong insidenteng ito, hindi lang po ito nangyari kaninang umaga. Actually, maraming pagkakataon, maraming beses na po nangyari na pinalagpas ko po yung anak nyo. Pasensya na po kayo kung umabot na po ako sa sukdulan na ipatawag ko po kayo para po kausapin kayo personal po sa bagay na ito. Tanungin ko lang po kayo, sir, may problema po ba sa bahay? Alam niyo po, Ginoong Manawis, ay hindi ko po talagang maintindihan kung anong nangyayari sa anak ko. Ako po talaga ay biglang nabahala nung makarating sa akin na ako ay pinapatawag sa kanyang eskwelahan. Ang tingin ko po ay sinisikap ko naman ho bilang magulang na maibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan sa school. At ako po'y lubhang nalulungkot sa mga narinig ko sa inyo. Hindi po kaya masyadong sumosobra yung pagbibigay natin? Baka po nai-spoil yung bata. Kung hindi nyo po na itatanong, yan po ay nag-iisa ko pong anak. Ang alam ko po, lahat po ay kinakaya ko. Lahat nang pwedeng makapagpasaya ho sa anak ko ay sinisikap ko maibigay ho sa kanya. At hindi ho ako nagkukulang sa mga magagandang payo para sa kanya sapagkat ang tanging hangad ko po ay talagang makatapos po siya sa kanyang pag-aaral. Baka naman ho mapagbigyan nyo pa ng pagkakataon ng aking anak na si Jay. At tapating ko na kayo, Taya. Bilang ama, nararamdaman ko kayo. Naiintindihan ko kayo, pero ako po, bilang guro, naiintindihan nyo po ba kung ano po yung mangyayari kung sakali po na pagbibigyan ko po ang isang estudyante na hindi po pumapasok sa paaralan, bibigyan ko sila ng pagkakataon na makapasa sa kabila ng hindi po nila ginagawa yung kanilang obligasyon. Sa tingin nyo, ano po yung magiging pagtingin sa akin na mga estudyante ko na regular na po papasok sa eskwelahan, sa klase ko, kung ang isang estudyante, particularly ang anak nyo po na si Jay na hindi pumapasok, makakapasa kagaya nila. Naiintindihan nyo po ba ako? Naiintindihan nyo po ba kung ano po ang mangyayari kung sakaling pagbibigyan ko po siya? Naiintindihan ko po yun. Kaya nga po ako yung nagtatanong sa inyo. Sapagkat malapit na po ang araw na kanyang pagtatapos. At lubha po akong nag-aalala sa anumang mangyayari sapagkat umaasa po ako na matatanggap niya ang kanyang diploma sa darating pong buwan. Ipagpatawad niyo po, Ginoong Ocampo. Hindi ko na po kayo bibigyan ng false hope or hindi ko na po kayo bibigyan ng pag-asa. Sir, baka naman ho makabawi ang anak ko sa pamamagitan ng pag-submit ng anumang project
na may kaugnayan sa kanyang kurso kung ano man po ang hindi niya po mga nagawa noon para makabawi lamang po siya. At umasa rin po kayo na susubaybayan ko siya upang ma-submit ang mga pangangailangan ito para makakomplay naman po siya sa kanyang mga pagkukulang sapagkat ako po talaga yung lubhang nanghihinayang sa anumang mangyayari. Kagaya po ng nabanggit nyo na parang wala na po talagang pag-asa. Hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon Mr. Manawis ng aking anak. Pero kung ang desisyon po ninyo at ang desisyon ng paaralan ang makakabuti para sa kanya ay tatanggapin ko po. Maraming salamat naman po, Mr. Ocampo, at naiintindihan niyo po ako. Siya nga po pala para sa inyo, Ginoong Manawis. Huwag na po, hindi na po kailangan tayo. Iuwi niyo na lang sige po sa po. Huwag na po. Wala kayo. Akong ibig sabihin ito. Alam ko po, naiintindihan ko po. Actually, yung pumunta po kayo rito sa eskwelahan para po kausapin ako na guro po ni Jay, para po sa akin napakalaking bagay na po na mag-usap po kayo ng mabuti at paunawa niyo po sa kanya ng lahat ng paghihirap niya. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Salamat. Sige po, mag-iingat po kayo. Ah, mauna na po ako kasi may klase pa po ako eh. Salamat po. Sige po, sige po. Ingat po kayo. Kapaglaba ka na ba? Opo, Nay. Kapagsahin ka na? Hindi pa po. Ano bang ginagawa mo at ba't di ka makapagsahin? Ano ba yan? Nag-aaral po ko para sa pagsusulit kinabukasan. Ano bang maganda maidudulot sa'yo niyan? Ha? Sa kinabukasan mo? Ano? Para sa... Para saan yan? Bakit kailangan mo mag-aral? Walang mabuting maidudulot sa'yo yan. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na yung pinapagawa ko. Ikaw nga! Dito mo naglalaro ako dito eh. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Pakiulit mo nga sinabi mo! Sabi ko, ikaw na kumuha dahil naglalaro ako! Anong sinabi mo? Ha? Anong sinabi mo? Tatay mo ko. Wala kang galang bastos! Pagkatapos kita pag-aral, lahat binibigay ko sa'yo! Yan ang isasagot mo sa akin? Ha? Lahat ginawa ko! Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan! Mahirap pang intindihin yun! Ha, anak? Sagutin mo ako! May mali ba akong ginawa? Bakit naman kita, anak ko? Lahat ang ginagawa ko ay para sa'yo. Pasensya ka na. Nasaktan kita. Hindi ko sinasadya.
Nagugutom ka na. Tayo mo si tatay, ha? Bibili ka ng paborito mong pansit. Are! Ano, pre? Kaya niyo si Berto? Si Berto, yung taga-kabilang kanto. Oo, nakita niyo asawa nun. Yung chicks, pre! Yung chicks, pre. Negative, pre. Ano yung chicks? Tabanggiti ko ba yung o hindi? Ako, pre. Makita mo lang sa person mo. Ay, boss, boss. Mau. Hey! Tanda! Magandang gabi naman ko sa inyo. Ay, dito. Yan ang sabihin ako sa'yo. Sabihin mo mo ito, tanda. Talaga kung parang ubasarin ito. Oo, oh, sige, tanda. Ah. Minom ka ba? Eh, hindi ka minom, ha? Ayusin mo, Rosa. Tanda, may sabihin ako sa'yo, ha? Kain ka mo. Alam mo ba, bilang isang tao, may obligasyon tayo sa Panginoon na magbigay ng 10% ng ating kinikita. Tama. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko naman ho yun. Sa katotohanan ho eh, nagbabasa naman ho ako ng Biblia kahit paunti-unti naman ho. Ano ho ba mga paglilingkod ko sa inyo? Eh, kung naiintindihan mo, sa lugar na ito, ako ang Panginoon! Ano may bibigay mo sa akin? Naiintindihan ko kung sinasabi nyo. Ito. Ito lang ho yung kinikita ko ngayon. Nakana po dyan, 10 piso! 10 lang, pre. Pasensya na ho kayo. Talaga, ito lang ho talaga yung kinikita ko ngayong araw na to eh. Sa anak ko nga ho to eh. Eh, pinagloloko mo pa kami? Hindi ko naman ho kayong niloloko. Nagsasabi lang ho ako ng totoo sa inyo. Hindi ka makakabili na isang set pa yan ng beer eh. Nakasabi ko oras sa amin. Ano may akamang mo? Paborito. Eh, akin na. Lutan. Sir, wala na naman ho sa usapan ho natin yan. Sa anak ko ho kasi yan. Eh, dami mo sinasabi. Pasensya ka na, sir, pero sa anak ko ho talaga yan. Ingay, tumakas nga lang ako dito. Eh, hindi ka mga estudyante dito, di ba? Eh, mahirap sana ako ng pera sa'yo. Kahapon pa ako di ko makain. Mahirap yan, pre, kasi wala ka lang sa tropa. Parang wala lang nagpinagsamahan yun eh. Kulit mo? Doon ka na nga. Baka ako papagalitan dito eh.
mo ba? Mahal na mahal ka ng tatay mo. Nung nakaraan nga, nang hiram yun sa akin ng pera, pang project mo eh. Naalala ko nga, nung maliit ka pa, habang nagtatrabaho siya, karag-karag ka niya nasa trabaho. Para lang maintindi ka. Bakit hindi mo pinahalagahan lahat ng hirap at pagod ng tatay mo? Jay! Anak, sinulat ko ito upang iparating sa iyo na mahal kita. Napakarami kong pagkukulang sa iyo. Pero ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Kahit anong trabaho na pinapasok ko para lang may maisuporta sa iyo. Umuutang ako ng pera sa mga kakilala natin upang maipandagdag sa matrikula mo. Pasensya ka na anak kung minsan hindi ko na ibibigay yung mga ilang pangangailangan mo. Pasensya na din kung napagsasabihan kita lagi. Balang araw, maiisip mo na tama si tatay. Gusto ko lang namang maging maayos ang buhay mo at makapagtapos ka sa iyong pag-aaral dahil iyon ang pangarap namin ng iyong ina. Anak, tungkol pala sa pagkawala ng iyong ina, walang may gusto noon. Aksidente ang nangyari at ako lang ang nakaligtas sa aming dalawa. Tama ka, Jay. Mas maganda nga siguro kung si tatay na lang ang nawala kaysa sa nanay mo. Kasi alam kong mas maaalaga ang kanya at masusuportahan. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na, ha? Kung ganito ang tatay mo. Alam mo na, di ako nakapagtapos ng elementarya. Pasensya ka na dahil mahirap lang tayo. Anak, kung sakaling mawala man ako sa mundong ito, may naitago akong pera kasama nitong sulat. Inipon ko ang lahat ng iyon para sa iyo at para sa iyong mag-aaral. Gamitin mo ito sa maayos at para makatulong sa iyo. Huwag ka mag-alala. Galing yan sa dugo at pawis ni tatay. Hindi yan galing sa masama. Anak, matanda na si tatay at may iniindang sakit. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Ano mong oras, pwede akong bawian ng buhay. Diyos lang ang nakakaalam. Basta ang alam ko, mahal na mahal kita. Hanggang nabubuhay ako at kahit wala na ako. Nagmamahal, Tatay.
Kamusta na kaya si Jay? Oo nga eh. Ilang linggo na rin hindi siya pumapasok. No. Kawawa naman. Nawala na lang nanay, nawala pa ng tatay. Sana nandun siya sa bahay naman. Oo nga. Oh, kayo pala. Tara, pasok kayo, pasok kayo. Dito na kayo, ha? Ito lang yung bahay ko, eh. Sige, pasok. Upo muna kayo dyan. Ay, ako kayo tubig, ha? Anong kailangan punta? Nandito kami para makiramay. Tagal mo nang hindi nakakapasok eh. Pasok ka naman. Saka ay nahanap ka na ni sir. Siguro bukas papasok na ako. Punta na ako school. Para naman makasabay ka. May mga dala kaming notes. Ibigay na lang namin sa'yo ha. Sige, sige. Ano mo na lang ilang muna naman mamaya bago kayo. Sige. Sumasama ka pa ba sa mga tarantado mong kaibigan? Hindi na, pre. Hey, sabi namin sa'yo, nung una pa lang, sa amin ka lang sumama, di ba? Naghanap ka pa ng iba. Okay. Ngayon ko lang kasi doon yung pag-isip-isip na ano. Tama pala kayo. Natuto ka tuloy mag-bisyo, mag-bilyar, sigarilyo, uminom ng alak. Hindi pa nga mamatay si tatay, hindi ko pa maunawaan na mali pala yung mga ginagawa. Tama nga yung kasabihan na nasa huli yung pagsisisi. Pero hindi pa naman huli yung lahat eh. Kaya pa. Pwede ka pang magbago, pre. Pagkakataon pa. Pre, hindi mo naman masusolusyon ng mali ng isa pang pagkakamali. Ang paggawa naman ng mabuti, hindi naman magbubunga ng masama eh. Tama ka, pre. Salamat sa pagpapaalala. Ayan nyo, bukas, pasok na ako. Pre, saan ka namin bukas ah? Tsaka, namimiss ka namin eh. Sige, ayan nyo. Papasok na ako bukas. Kitakas na lang tayo sa school. Paano ba yan, pre? Alas 6 na. Kailangan na rin namin umalis. Oh, sige, sige, pre. Salamat sa pagpunta nyo, ha. Sige, atid ko na kayo sa labas. Bukas, ha? Oh, sige, sige. Bukas, bukas, ha? Salamat sa pagpunta. Ingat kayo, ha? Ingat kayo. One of your classmates, Mr. Jay, is finally here. Jay, I'm very, very glad that finally you've come to your senses. And in behalf of all of your classmates, nakikirami kami sa pagkamatay ng father mo. Sana, Jay, itong pagkakataon na ito, gamitin mo to para makabangon. Lahat tayo nadadapa. At lahat na nadadapa, binibigyan ng pagkakataon para muli makabangon ulit. Jay, ba't hindi mo gamitin itong pangalawang pagkakataon na ito para muli ka magbalik sa Panginoon? Sir, humingi din ako ng tawad sa mga nagawa kong mga nakarang pagkakataon, sir. Ayan nyo, sir. Magbabago na ako. Jay, sana yung pagbabago yan gawin mo para sa sarili mo. Hindi habang buhay nandito tayo sa paaral na to. Hindi habang buhay magiging estudyante tayo. Darating ang panahon, magkakaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng sarili mong pamilya. Bakit hindi mo gawin or gayahin ang ginawa ng iyong nasirang ama para sa iyo? Maging isang mabuti kang ama. Testing. Our next topic is all about the three advantages of black box testing. The three advantages of black box
SJ are the following. Number one is ease of use. Number two is quicker test case development. And number three is simplicity. Black box testing is also have three disadvantages. Okay class, I would like to take this opportunity to congratulate Mr. J. Ocampo for being the highest in our pre-final examination. Okay, let's give him a round of applause. Mr. Ocampo, I hope that you will still continue what you're doing right now, being the highest and being great with your academic performance. Again, thank you for being a part of this class. Tay, kamusta ka na? Sana, masaya ka kung nasan ka man. Namimiss na kita, Tay. Yung mga panahon, masasaya tayo at sabay kumakain. Pasensya ka na, Tay, kung di ako naging mabuting anak sa'yo. Pasensya na din, Tay, kung nasasagot ko kayo. Sobrang nagsisisi ako. Hayaan nyo, Tay. Pagbubutihin ko ng pag-aaral ko para makatapos ako ng pag-aaral. Di ko kayo bibiguin, Tay, sa pangarap nyo sa akin. Mahal na mahal kita, Tay.
apat. Umigas si Deda, ano mo? Para kay Jay, ang halaga ng 10 piso ay limos lang para sa pulubing na kasalubong niya. Para sa pulubing, ang halaga ng 10 piso ay karugtong ng isa pang araw ng buhay niya. Para sa akin, ang 10 piso, isa mamupati ang buhay ko, ay kulang pa para sa pagmamahal ko sa aking anak na si Jay. Thank you.